Hello, good morning. So, start tayo ng repair today. So, today is Friday. So, may repair tayo. Meron pa doon nandun sa labas. So, unahin ko muna itong desktop. Problema nito, gumagana daw siya, may display, pero yung pan daw. Yung pan ng processor, hindi gumagana. Ayan, so, check natin siya. Buksan ko lang. So, meron pa tayo pinding GRS at saka dito. So, hindi pa siya na-open. Galing ito ng Pasig. I think Pasig. Pasig o Taguig. Ah, Taguig. So, galing siya ng Taguig. Sa Taguig ito pa. Okay. Buksan natin. May kasama daw ito. Hard disk. So, hindi ko pa siya nabubuksan. Bawat pa siya na ito. May pa ba ang tipig siya ng hard disk. Ayan siya. So, yung pan daw hindi gumagana. Pan ang processor. So, ito may cooling pan siya. Siguro hindi ito gumagana. Tingnan natin kung alin yun. Gusto ko lang yung monitor. Monitor natin, tapos so, ang gamit niya ay HDMI. So, okay, meron naman yan. Try natin sa HDMI. Kunin ko lang yung keyboard. So, convert natin HDMI. Okay, buksan muna natin yung unit. So, check ko yung laman. Ano? Kasi hindi pa natin ito nabubuksan eh. For sure. Ito muna yung kanyang metal, yung kanyang glass. Parang medyo kompleto. Oops. Lagay natin dito. So, ang laman niya ay meron siyang RAM. Okay, medyo gawa natin. So, may RAM siyang dalawa sa video card. Okay, nalaglag na itong kanya. Plastic rubber. Plastic rubber siyang dalawa nalaglag. So, yung laman niya. Dalawang hard disk. Dalawang memory sa isang video card. Tapos may pan. May SSD. So, sa likod, di ko alam kung anong laman. Sa atin na sabi. Pero, ang nakasaksak dito ay mayroon pa sa isa sa likod. So, buksan natin yung likod kasi tanggalin natin yung power ng hard disk. Okay, hindi naman na natin tanggalin ito. So, testing natin. Drop ko na yung power. Tingin ko lang ang ating monitor. Tingnan natin kung alin yung hindi umiikot. Power on natin. Ay, hindi pa pala nakasaksak. Ito pala, sorry, nakalimutan. Saksak natin yung power. Okay. Power on. So, mayroon daw hindi umiikot eh. Ano ba yung hindi umiikot na sinasabi? Pan? Umiikot naman lahat. CPU pan daw. Diba? Baka ito. Ayan natin kung may display. Saka DJM. Wala siyang display. May, wala siyang display. Sa keyboard kung may namlak.
may problema ang video card. Okay guys, wala din siyang unlock sa keyboard, so wala siyang display. So yun yung dapat na tinatanggal ko muna yung ano, yung power ng hard disk, kagaya niya walang display. Ang problema. Ayos naman yung sagpak natin. Sibili. Kasi wala siya oh. DP port na itong kabila. Tawin natin sa DP port. Tawin natin dito. Display port. Baka magkaroon. Wala pa rin. So, wala tayong display. Patayin ko. Yan yun yung kailangan talaga i-force. Okay. Buksan ko, tatanggalin ko yung hard disk. Okay, likod. Yung power ng hard disk para hindi masira. Okay, so isa lang yung hard disk na nakikita ko dito, tapos yung power ng SSD para hindi masira ang program. Okay, tapos so, re-repair natin ngayon siya. Ayan guys, nanggaling ko lang dito ko. Video card to guys, ang video card niya. So, sapphire. Sapphire ang brand. Hindi ko lang kung ilang gig. 4 gig. Okay, ang saan sabi ng aeroblade ay sa pan. Sa pan dito yata. Pero wala siyang display. Kailangan ko i-spill muna. DBI ang moment na naka ko ng DBI, so, negative DBI. Okay, dito on board, power on natin. Okay. Okay, power on. Okay. Display. Pero may keyboard siya. Ito lang display. Ilaw yung keyboard.
Generic lang naman itong kanyang ano eh, board. Hindi naman siya full board pala. Wala siyang display, bakit kaya? Wala yung ilaw ng keyboard. Ulit. Pero wala siyang display. So, hirap ng ating repair. Kasi ang sabi ng ating customer, may display. Pan lang yung problema, pero dumating sa atin, walang problema yung ano. Tayo natin. Tingnan natin ang RAM. So, ang RAM niya ay 8GB yata ito. PC4 VR4 siya eh. 8GB. Isa pa. So, tanggalin ko na yung board. Ano din naman. Execute ko na natin. Okay. Kasi sabi nito, may problema ang fan. Tapos, na-videohan natin yung paano natin siya tatanggalin. Kita naman ni customer na hindi lang problema. Na may problema din yung display, so walang display sa akin eh. Wala na matanggalin ito pang sa baba. Harangan niya si ano eh. Si mga tornilyo. Bakit siya nakaganon? Tangkot. Hindi na pala maganda ang carpet na ano niya. Tornilyo, lumulusot siya. Iba yung nakalagay na tornilyo. Tatanggal siya. Diba yung tornilyo na napakagot? Para makalira. Ito yung sinasabi niya na walang fan. Galing ka rin yung power sa gilat. Ito hindi nakakabit. Saan ito nakakabit? Saan dito sa dora? Dito. Dito siya nakakabit. Suot lang sa likod. Pero dito nakakabit sa loob. Sa na natin.
ano to. So mayroon siyang paglalagay ng thermal paste. So natouch ng kamay. Yan. Actually mura lang yung board eh. Mura lang tong board na to. Alamin natin kung bakit hindi umiikot yung kundi ito. So yan. Kasi tayo dito tayo mag-working. Tawagan natin ang karton. Ito yung na natin to kung bakit siya walang output. So, ito may coil. Coil processor. Coil para dito. So, wala lang tayong schematic. Pero check natin kung saan gagaling yung supply. Dalhin muna natin. Tsukan natin ang fuse. Isa sound. Uuba ang fuse. Bakit di gumagana ang fuse? Saluted ba ang fuse? Saksak nga natin. So alaman natin kung bloated yung fuse. Okay, may ground. May buzzer sound. Sa bolts tayo. Saksak natin yung power. Oh, sorry. Ayan. Test natin kabila ng fuse. Kasi pan-testing, dapat magana ang fuse. So, power on natin. Dito yata ang power on.
Ayan. So, memory buffer lang. Lagyan natin ng isang RAM. Gusto may RAM eh. Tat. Ang buffer saan si RAM. Okay. So, CPU, PCH. Okay. So, plug ko yung power. So, tayo naka DC, so, power natin. Okay, DRAM. So, ito yung umiikot. So, try natin ang so DC. So, may 12 volts sa kabila. So, wala siyang 12 volts, guys. Ayan. May 12 volts sa kabila. Kaya pag tinester natin dito, may 10 volts. So, ayan. Wala. 12 volts. So, mukhang napakaswerte ng ating repair. Sana swerte. Okay, patay na natin. Kasi I think fuse yung zero. Fuse kasi ito yung zero nakalagay. So, ayan siya. Ayan, zero guys yan. Yan ay fuse. So, check ko lang yung capacitor na katabi niyan. Kung shorted. Okay? So, sana madali lang. Okay? So, dito tayo sa buzzer sound. Okay? Ground. Okay? Sa kabila. Ground. O, yun lang. Sorted. Yun ang reason. Bakit pumatok yung ating fuse. Okay, wala ng connection. Shorted siya eh. Ating diode. So, hindi naman ang diode. Ayan guys. So, ito yung 10 volts. Ito yung 12 volts dapat. So, ito. Parang nawala. Shorted. Bila. Shorted siya nini. Anong nangyari at nawala? Pag nakasaksak siya, shorted. Saksak na natin. Yun lang. Bakit siya shorted? Bakit siya shorted? Yun ang tanong. So, nag-shorted siya dito pag nakasaksak. Ayan. Oh, pumasaksak. So, anong reason? So, tama lang naman ito eh. Bakit siya gano'n? Pagpinyan natin. Microscope.
shorted na to. Hello, sir. Saan ang probinsya mo? Atakuan? Bibitao. Babe, tao. Tao. Hindi ko ako. Good lang, sir, ha? Okay. Testingan natin ang pan. Masyado malapit. Singan ko lang ng pan na ganito. Para ma-identify ko yung issue. Power on natin. Para ma-check natin kung shorted talaga siya. Magandang testingan kasi ito walang hindi ko makita kung ano paano nag-o-works. Okay, no pan talaga siya. No pan, umiikot. So yan. Okay, ang power.
Bukan kuya na yung sisterin natin. Yung shorted pa rin siya. Pag yun na nakakabit na pan. Ayan. Sisterin natin kung shorted yung capacitor. Ayan. So ayan guys. Upon testing, may problema yung kanyang cooler. Shorted po siya. Ayan. So, pag tinester natin yan, ayan, okay siya. Sa kabila ng capacitor, wala siyang buzzer sound. Pag nakasaksak po yung good pan natin, ayan, mapapansin nyo. Yan yung isang issue. Kaya bumigay yung ating fuse. Ayan, o. Ayan. So, pag nilipat natin yung kanyang pan, cooler pan is shorted. Ayan, mangyayari. Mapansin ninyo. Ayan. Shorted siya. Yung kanyang capacitor. Kaya pumutok yung kanyang fuse. Itong fuse na ito, kaya pumutok. Ayan. Shorted siya eh. Bila ano. So, hindi siya nakakaliban dito. Ayan. So, dito, shorted siya. Ayan. Pansin niya, tanggalin natin to. Ang kanyang, ayan. Wala na siyang shorted. Ayan. Hindi na siya shorted. So, may problema din yung kanyang. Bukod sa hindi umiikot ang kanyang pan, ay may sira ito. Itong kanyang cooling pan. Ito. So, shorted siya. Tapos, sira yung ating resistor. So, ang gawin natin, palitan natin siya. Tapos, isaksak ko itong ating pang-testing na pan. Kasi na-tester ko siya, itong resistor na to. Sira talaga siya. Resistor na to. Resistor. Oh, resistor na 0 ohms. Fusible resistor, ang tawag. So, tanggalin natin siya. Hanap ako na resistor na pamalit natin sa mga volt. Okay, dito tayo. So, ito. Sa pan area, mayroon na fusible resistor. Fuse. So, hindi natin siya makita. Medyo malaki yung fuse eh. Kaya dapat kita ko siya dito kung mayroon akong pwedeng kunin na kahit anong fuse. So, wala ka makita. Ayan, tanggalin na natin ang fuse. So, ang kukunan natin ay dito sa pang electronics. Medyo ito lang nakuha. Wala akong makuha sa mga board. Ang kukunin natin ay ito. Sakto lang yung haba siguro niya. Tanggalin natin. Kasi butas siya oh. Hindi siya kita ng mata pero butas siya.
Ayan. Palitan natin. Tayo dito sa ating bolt. Okay. Tapos natin sa pula. Parang haba, malaki. Sobrang laki pala niya ito. So, malaki siya masyado. Hanap ako iba. Ito, try natin ito. Kung nakuha kong fuse ito. Buffer, buzzer sound. Try natin. Okay, buo. Yeah.
Tirin natin kung okay na. Connected. Siya connected. Ito! Ayoko na ito. Masyadong mahaba. Hatel ko na nga. Hello, si Sean dito na siguro. Yari sa hot air, tutunaw.
Okay. Steam. Okay, plug natin. Steam ng pan. Power on natin. Tingnan natin kung iikot. Yan. So, umiikot siya, guys. Oh. Pinabit natin yung fuse. Yun. Kaya lang problema natin ay shorted yung kanyang ano. Subukan nga natin. Masisira talaga yung ano. Puputok naman yung fuse eh. Testerin na lang natin pala. Testerin po lang muna natin para makita natin kung shorted pa rin siya. Okay, buzzer sound tayo. So, dapat. Okay. Okay, sa kabila. Hindi siya nagbabuzzer. Pero dito, testerin natin ang tester. Pag yung isa ipak natin so, maputo kasi yung fuse, sayang. Sayang ang fuse. So testerin ulit natin. Hindi natin pakita sa inyo. Parang may nakaharang yata ito. Ibasa nyo mabuti. Yan. So, ito yung ganda yung ilaw natin. Ayan, testerin natin. Pakita ko sa inyo kung paano siya nagiging shorted pag nakakabit. Ayan, shorted. Shorted. Maligta rin ang test probe. Para sa reading. Shorted pa rin. Shorted pa rin. Ayan, susira yung ano nyo. Somatic kasi hindi natin siya pwedeng i-try. Ayan ang ano, problema. Hindi ko siya pwedeng i-try, sira kasi yung itong ano niya. Hindi pa ako nakapag-repair nitong cooler. Subukan ko siyang buksan. Sabihin ko muna sa may-ari na sira yung cooler niya. Okay, post ko muna siya dito. So 52 minutes na tayo. Matagal na tayo nagbibideo. So update ko muna may-ari. Kailangan ko i-stop muna ito. So ayan guys, about regarding sa updating ng ating ginagawang gaming PC. So yung sa pan ng ano. Bali okay, gumagana na yung kanyang RPM sa pan 1 at pan 2. So pan 1 sa pan 2 sa CPU pan. So check natin. Kasi guys, mapapansin niyo nagra-run na yung RPM niya sa
CPU fan. Yan yung dalawa. Ayan. So, gumagana siya. Ayan. Yung temperature niya, yan guys, temperature ng kanyang CPU. So, ang motherboard niya ay MSI Pro. So, okay na yung ating repair na sa pan niya. Working na siya, parehas. Gala na yung kanyang pan 1 at saka pan 2 sa CPU pan. Ayan. Ayan yung setup lang nitong games, nitong PC na to. Pang, I think, website developer yata yung ano, programmer yung may-ari nito. Ayan. Pero marami siyang games, nag-games din kasi siya. Ayan. So, okay na ito. Bali, from Antipolo, si-ship ko na ulit pabalik ng Taguig. Si taga-Taguig yung ating customer. So, ayan, done na yung ating na-repair na cooling pan. Wala lang talagang LED lights. Kasi wala tayong makuha ng piyesa para sa LED lights. Kaya, at least, gumagana yung kanyang cooling pan. Sa kanyang yung cooling pan natin dito sa, tawag dito, sa ating CPU. Ayan. Okay na siya. Ayan. So, hanggang dito na lang ang ating pagre-review. So, I hope sana kahit paano yung nakatulong sa inyo. Kung sa inyo ay basic, sa iba ay, ano, sana makatulong naman kahit pa paano. So, hanggang sa muli. Thank you for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye-bye!